sari-sari store business kong muntik nang magsara last year. Pero paano nga po ba na nagawa naming makasurvive at until now, ongoing pa rin po at still operating pa rin po ang aming sari-sari store. Sa mga hindi po nakakaalam, ano, bago po kami maging isang sari-sari store, isa po muna kaming sabunan o yung mga nagtitinda ng home care products kagaya ng dishwashing liquid, fabric conditioner, liquid detergent at marami pa pong iba, home care products nga po. Ito po muna yung naging negosyo namin dito rin po sa shop po na ito bago nga po kami tuluyang maging isang sari-sari store. Siguro nabuhay yung aming negosyo ng ganun na mga 2 taon rin po siguro hanggang sa naging isang ganap na sari-sari store business na nga po kami hanggang sa kasalukuyan. Sa umpisa medyo mahirap po talaga yung aming pinagdaanan, ano, kasi located po yung aming sari-sari store sa area kung saan kaliwat kanan po yung aming mga katabing tindahan, kaya sobrang higpit po talaga ng kompetisyon pagdating dito sa mga tindahan dito sa area namin. At kung medyo mahina-hina nga yung loob mo, maiiyak ka na lang po talaga sa sobrang tagal mong naghihintay sa customer na bibili sa mga paninda mo. Naalala ko pa nga nung mga panahong yun, magbubukas kami sa umaga ng tindahan tapos magsasara kami, magtitinda kami hanggang madaling araw. Madaling araw yan po yung oras ng aming pagsasara kasi dyan na kami medyo nakakabenta-benta dahil sarado na nga po yung ibang tindahan pagkatapos kami bukas pa. So magsasara na nga po kami na madaling araw. Pagkatapos, uuwi kami ni Mrs. nang wala pa sa halagang 500 o mas mababa pa sa 500 piso yung hawak-hawak po namin pera. Yun nga pong napagbentahan namin sa aming tindahan. Yun po yung isang buong araw na pinagpagura namin. Alam nyo mga kanegosyo, sa totoo lang, hindi ko po talaga lubos ma-imagine kung saan namin kinuha yung lakas ng loob. Talagang yung sakripisyo na talaga ipunundar po namin dito sa tindahan. Talagang sobrang nag-invest po kami ng paniniwala dito sa tindahan na balang araw maipapanalo po namin to. Alam nyo mga kanegosyo, sa totoo lang, may mga times na talagang parang gusto ko na lang isuko. Parang gusto ko nang bumitaw na dito sa pagninegosyo. Itong tindahan parang gusto ko na lang pong bitaw kasi napapagod na ako. Nade-depress na ako. Sobrang stressful na po talaga yung mga nangyayari sa amin araw-araw. Talagang parang may mga times na parang gusto ko na lang talagang bumitaw. Gusto ko nang isuko. Kaya lang, naglalaban po yung mga katanungan sa isip ko na kapag ka binitawan ko to, kapag ka tinigil ko to, kapag ka sinuko ko to, anong gagawin ko? Diba? So babalik lang po ako sa pagiging empleyado. Pagkatapos, since mahal ko nga ang pagninegosyo, panigurado, mag-iipon lang po ulit ako ng pera tapos magtatayo lang po ulit ako ng isa na namang negosyo. Na siguradong sigurado naman ako na yung bagong negosyong itatayo ko, dadaan at dadaan rin po sa isang matinding pagsubok para makasurvive. Diba? So kung ganun lang rin pala yung mangyayari, so parang magiging paikot-ikot lang. Diba? So magiging paulit-ulit lang. Kaya naisip ko, kung ganun lang rin pala, bakit hindi ko na lang pagsumikapan na ipanalo to? Itong kasalukuyan kong negosyo, 'di ba? Kaya simula noon, mga kanegosyo, talagang naging mas malalim, mas matindi yung dedication namin ng asawa ko na talagang ipanalo itong negosyong meron po kami ngayon. So to cut the long story short, ano? Nagpatuloy po kami. Hindi namin isinara ng permanente ito pong tindahan. So talagang pinagtiyagaan po namin na napaikutin yung kakarampot na benta nitong tindahan sa araw-araw. Talagang pinagtiyagaan po namin. Talagang nag-devote po kami ng time and effort, sacrifices dito po sa tindahan. Pero ang masakit lang po doon mga kanegosyo, na kahit po talagang ibinigay namin yung lahat na magagawa namin, yung nang makakaya namin, ginawa namin lahat ng po pwede namin gawin para makasurvive itong tindahan, para maging successful itong tindahan, hindi pa rin po kami nabiyayaan ng happy ending. Kasi nagtuloy-tuloy po yung pangit na sales niya araw-araw. Talagang ilang buwan hindi po kami pinapansin ng tao. Talagang may mga bumibili naman, ano, pero hindi siya sapat para mabuhay po itong tindahan. So, ang nangyari, yung benta namin, napupunta lang po para pambayad sa renta ng tindahan, sa upa at sa iba pa pong mga bayarin kagaya ng kuryente, ng tubig dito po sa tindahan. Napilitan po kami na
pansamantalang isara itong tindahan. So, pansamantala, hindi po permanente makakanegosyo. Siguro mga isang buwan din yun o mahigit. Hindi ko na maalala. Basta nagsara po kami ng halos o higit isang buwan. Yan. Para maghanap po ako ng pansamantalang mapapasukan, trabaho, at nag-apply nga po ako bilang isang personal trainer sa isang commercial gym. So, namasukan po ako doon makakanegosyo sa loob ng 6 na buwan. So, meron akong basic salary plus incentives. Talagang nagtrabaho po ako ng matindi. Talagang ginalingan ko sa trabaho para makaipon ako ng mabilis, ng malaking pera sa mabilis na panahon. Kaya, ayun, makakanegosyo. Yung sinasahod ko, lahat po yan ipinupundar ko para malamanan po ulit namin yung tindahan. At syempre, yung iba rin po, malaking parte ng sinasahod ko rin kasi is pinamabayad rin namin ang utang kasi sobrang dami rin po naming mga pinagkakautangan, makakanegosyo. Kaya ayun, hindi rin naman sobrang naging dali para sa amin yung makapagpundar ulit, makapagsimula ulit. Pero sa awa ng Diyos, unti-unti nalalamanan po namin ulit itong tindahan. Kaya nakabalik po kami sa pagninegosyo in a short period of time. Kaya sa awa ng Diyos, makakanegosyo, nagtuloy-tuloy. So after 6 months, nag-resign na nga po ako sa trabaho ko. So 6 months rin ang tinagal ko doon. Kaya eto, sa awa ng Diyos, nakabalik na rin. At kahit papaano, masasabi ko na mas naging maganda na po yung sirkulasyon ng aming negosyo, ng aming cash flow ngayon kumpara po noon nung nagsisimula pa lang po kami. Kaya eto, kahit papaano, nakakapagdagdag na kami ng ilang mga gamit, nakakapagpundar na rin po kami ng iba pang mga produkto na maaari po naming ibenta. Kaya sa mga kanegosyo po natin dyan na dumaranas ng kaparehong sitwasyon na kinalagyan po namin last year, ang masasabi ko po sa inyo na kung ikaw naniniwala ka na balang araw maipapanalo mo yung laban dyan sa negosyo mo, kung pangit ang sitwasyon ng negosyo mo ngayon at gusto mo siyang mag-survive, gusto mo maging successful ang negosyo mo one day, siguraduhin mo na naniniwala ka. Okay? At panindigan mo yung mindset mo. Kasi kung hindi mo paniniwalaan na magiging successful at makakaalis ka niyan sa sitwasyon kung nasaan ka ngayon, walang mangyayari sa'yo. Bitawan mo na yung negosyo na yan. Dahil ikaw nga hindi mo magawang paniwalaan na matatapos yung pangit na sitwasyon na kinalalagyan mo ngayon. Sino pa sa tingin mo yung maniniwala sa'yo? Diba? Ibang tao. Hindi ka paniniwalaan ng ibang tao. Walang ibang taong maniniwala sa'yo kundi yung mga taong nagmamahal sa'yo at ikaw sa sarili mo. Diba? Kaya masasabi ko sa'yo, kung talagang desidido ka at kung talagang naniniwala ka, panghawakan mo yung kanegosyo. Ilaban mo. Kasi you will never know kung ano yung pwedeng mangyari sa'yo kapag nakapag-survive yung business na hawak-hawak mo ngayon.